Hello, hello guys. Welcome back to our channel. It's our family vlogs. Nandito naman po ako para ibahagi po sa inyong lahat tungkol po sa mga collectible barya at collectible banknote po. Bago po ako mag-umpisa, shout out po sa lahat ng mga collector, mga legendary collector, saka yung mga baguhang collector. Nais ko lang po i-share po sa inyong lahat yung tungkol po sa mga piso o BSP 1 piso. Papasalamat muna ako sa lahat ng mga followers namin. Maraming salamat po sa walang sawang panonood sa aming channel, is our family vlog. Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa taga Zamboanga City, sa mga kabrader kong Muslim dyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa inyong lahat po dyan sa panonood sa channel namin. Dyan sa Visayas, maraming salamat sa inyong panonood sa channel namin. Tsaka dito po sa Luzon, lalo na sa mga legendary collector, maraming salamat po. Patuloy lang po tayo sa ating pagbablog, no, para maibahagi lang po sa lahat ng collectible na barya o alin po ang binibili natin, yung lalo na sa talagang legit na collector. Focus po natin guys, no, yung papakita ko po ngayon sa bagong hand ko na piso BSP, kasi nagkataon din di-off ko po ngayon. Ito na po, ipapakita ko po sa lahat ng mga viewers. Yan po guys, nung nakalatag dyan sa frame ko, BSP 1 piso. Lahat po ito guys, frosted magnetic 2003. Lahat po yan guys, no, mga collection namin ni SR. Yan po, nais ko lang po i-share yan. Lahat po yan, magnetic 2003 frosted coin. Yan. Yung pag-uusapan po natin, yung bagong huli ko na ganitong barya, 2003, also frosted. Talagang kakaiba siya guys, no? Magnetic coin po yan guys, lahat. So may magnet po tayo dito, no? Lahat po yan guys, mga magnetic 2003 frosted coin. Yan lahat po, frosted yan, ha? Basta lahat ng 2003 magnetic coin yan, ha? Frosted. So tanggalin ko muna dito sa taas guys. Yan, dikit lahat yan, no? Ito po guys, napakakumo lang po itong barya. Marami po tayo mahanap ng ganitong barya sa circulation ngayon. Sobrang dami na kulit ka namin, naiit po namin araw-araw. Siniparet ko talaga. Ito guys, hindi ko talaga binibili. Yung ipapakita ko lang po ngayon, talagang inahanap namin. Kasi ito, very common na po ito sa ngayon. Para maintindihan niyo po, lalo na sa mga baguhang viewers, no? Yung na-podcast sa channel namin. Panoorin niyo lang po yung buong detalye para malaman niyo po alin po yung binibili ni SR. Yan, tagalin muna natin, no, para malinaw. Hindi ito mabubuo yung frame pag walang ganitong 2003 guys, no. Ito sa baba guys, no, for example ito, Republika ng Pilipinas, Bangko Sentral ng Pilipinas, 1 piso series. Yan, tingnan nyo po mabuti viewers para maintindihan nyo po. Yan, bisit yan, no, from 1995 hanggang 2017. Kailangan po yan, pag magiging buo yan, kailangan meron pong magnetic 2003. Oh. Dito guys. Oh. Yan. Oh. Hindi nyo po yan mabuo yung series nyo pag walang ganito. Tsaka magkatabi talaga yan dalawa, yung magnetic tsaka non-magnetic 2003 also. Yan. Dito lahat yan. 2005, hard to find, at 2006, complete set yan. Oh. Include yung 1 piso commemorative. Ito na po guys, no, yung ipapakita ko po ngayon sa inyo, yung talagang bibilhin namin. Ito also 2003. Isayin ko muna guys, no. Ito po yung normal 2003 magnetic. May naka-imahe ni Jose Rizal, 1 piso 2003 Republika ng Pilipinas. So sa Ubers, frosted coin, no, 1993, minted 1993. Itong isa guys, also frosted 2003, yung sa reverse muna, no. So yung sinasabi ko ngayon, yung binibili namin, papakita ko na po sa harap niya guys, no, para maintindihan niyo po, makikita sa lahat ng mga viewers na talagang
very hard to find error or doubling error, double face. Bali, nagiging dalawang mukha na ni Dr. Resercial. Yan po, kung maniniwala po kayo sa talagang yan na po ninahan ko po ngayon kasi nagkataon, di up ko po. Tingnan nyo po mabuti, lalo na sa mga baguhan, no, para maintindihan nyo pong mabuti. Yan lang po binibili namin guys, yung priority namin, yung mga error, tsaka yung collectable, yung talagang mga very hard to find. Yan ang priority namin, tsaka yung USPI coin. Tingnan nyo po mabuti, no. Yan sa nguso ni Jose Rizal. Pati sa number 1. Medyo may kunting doubling siya, no? O, parang nagiging may shadow yung number 1. Tsaka yung nguso, ilong ni Dr. Jose Rizal. Yan, o. Malapitan natin kunti, o. Yan, napakaganda guys, no? Yan, bihira lang po yung mahanap guys o mahagilap natin. Talagang ganyan lang po inahanap namin yung mga error, mga collectable error. Depende po sa error guys. Kasi mag-base kasi kami sa error. Kasi pag hard error, medyo mataas na po yan. Yan lang po guys, no? Share lang po sa mga para dagdag kalaman, lalo na sa mga baguhang collector. Shout out po sa inyong lahat para matuto po kayong mag ano yung talagang magandang content para maintindihan po sa mga viewers nyo. Kahit na napakahirap mag-vlog, at least masaya po tayo sa ginagawa natin. Wala namang masama yung ginagawa natin. Always open lang po yung pinto ni YouTube kung nais po kayong magiging YouTuber anytime. Pag gusto nyo po, kailangan dito po kayo manonood palagi sa KSR para makukuha po kayong kunting kaalaman o alin po yung mga collectable na barya, no, para magiging set. Yan po guys, talagang magsikap lang po tayo para magabuo tayo. Napakahirap talaga magbuo. Kailangan tsaga-tsaga lang po. Pag may tsaga, may linaga, no, yung kasabihan. Yung mga baguhan, panoorin yung mga buong detalye kung alin po yung binibili namin para malaman nyo po. Baka sa ngayon, pinapakita ko yung mga magnetic, baka meron naman mag-alok, may non-magnetic po sila. So meron din po tayo ng non-magnetic. Lahat po ito non-magnetic 2003, no? Baka nyo maniwala guys, lahat po yan non-magnetic guys. 2003 yan po lahat guys, yung mga koleksyon namin ni SR. Ngalim ko muna yung magnetong nakadikit, no? Kailan po binibili namin priority yung mga error, collectable or very hard to find. Pero kailangan pag may mayroon po kayong semi hard to find, kailangan magbenta po kayo, may kasamang hard to find para hindi lang po puro semi hard to find, kailangan may hard to find para magandang usapan, no? Kasi puro napakadami ng semi hard to find dito ni SR. Kailangan may halo po kayong hard to find. Ito guys, puro non-magnetic guys. Una po kayo mag-alok agad. Baka sabihin nyo, 2000 treasure, non-magnetic. Marami po ito. Oh, mga viewers, yan lahat non-magnetic. 2003 po ito lahat guys. Kayo mo maniwala, i-focus natin kunti. No? Puro 2003 yan guys, no? Non-magnetic. Hindi po nagbibiro si SR, puro 2003 yan, ha. Siniparit ko po lahat yan para maintindihan po lahat nyo po, lalo na sa mga baguhang may hawak ng ganitong baraya. Panoorin lang po yung buong video, no? Lahat po yan 2003 non-magnetic. Dito ako nagbibiro, baka sabihin nyo halo-halo, oh. 2003 po yan lahat guys. Siniparit ko po talaga yung lahat yan para maintindihan po sa lahat ng mga viewers. Baka mag-alok sila agad, ganito. Sir, marami akong 2003. Hindi po, kundi kumo lang po sa amin yan. Kasi napakarami ng koleksyon, no? Lahat po yan, 2003.
Non-magnetic, no? Sinipare ko po lahat yan. Non-magnetic. Taga magnetic 2003. Sana maintindihan nyo po, no? Para magandang usapan, no? Maintindihan nyo po o alin po yung binibili namin. Non-magnetic 2003. Balikan natin para maintindihan po sa mga viewers na kahit non-magnetic, basta makahuli kayo, makahuli po kayong ganitong klaseng mukha o doubling error, double face, kahit anong kuwin, no? Wala namang pinipili, basta ganitong error, guys, no? Yan lang po, guys. Talagang binibili po namin mga ganyang error. Talagang collectable po yan. Pasok po yan sa hinahanap ni SR. Mga ganyang error. Kahit non-magnetic, guys, no? Kahit NGC, basta ganitong error, pasok po yan sa mga koleksyon namin. Yan, o magnetic po yan, ang dalawa. So, yan lang po ang content ko po ngayon, guys, no? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang panunood sa aming channel. Shout out po sa lahat ng mga collector. Sana patuloy lang po tayo sa mga content po natin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much. Once again, is our family vlogs. God bless us all. Always pray lang po tayo. Thank you very much. Bye-bye.